Welcome back sa FTP channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 20 species ng gizzard na makikita sa Pilipinas. Kung isa kang exotic pet collector at mahilig sa reptile, siguradong magugustuhan mo ang video na ito. Bago ang lahat, salamat sa panunood mo at sana ay mag-enjoy ka sa aking video. Okay, umpisahan na natin. Green-crested lizard. Makikita sa Palawan, Calamian Islands, Panay at Luzon, kulay green ang kanilang kaliskis. Kagaya ng chameleon, kaya nilang palitan ang kulay ng kanilang balat depende sa kanilang mood. Maliit ang mga crested lizard. May haba lang sila na 8 inches. Sikat na breed ito sa mga exotic pet trade, lalo na sa abroad. Spiny waterside skink. Makikita ito sa Visayan region at Bicol area. Kilala din ito sa tawag na crocodile skink dahil sa mukha itong miniature version ng mga crocodile. Meron silang thanatosis behavior. Sa tuwing naaalarma sila, nagpapanggap silang patay para lubayan sila ng mas malaking predator. In demand ang mga waterside skink pagdating sa exotic pet. Yellow-headed monitor lizard. Kakaiba ito sa mga bayawak dahil dilaw ang predominant color ng kanilang balat. Endemic ito sa Pilipinas at makikita ito sa Mindanao area kung saan ay may maraming mangrove trees at mamasamasang gubat. Kinakain nila ang anumang klase ng hayop na sa tingin nila ay kasya sa kanilang bibig. Flying dragon. Isa itong uri ng lizard na native sa Southeast Asia. Perhaps ang pinaka-unique sa butikina ito ay kaya nilang lumipad. Mag-glide pala sa iba't ibang puno gamit ang kanilang patadya o yung excess skin sa kanilang tagiliran. Ginagawa nila ito para makatakas sa mga predator at ginagamit din nila ito sa panahon ng mating season. Emerald tree skink. Bihira lang ito makita sa kabundukan pero unti-unti nang sumisikat ang species na ito sa mga exotic pet collector. Omnivore sila at kumakain ng insekto o prutas. Medyo mahaba ang buhay nila at kaya nilang mamuhay ng 12 years. Meron silang cooperative hunting skills at kaya nilang magtulungan para hulihin ang mas malaking prey. Asian water monitor. Ito ang pinaka-common na species ng bayawak at pinakamadalas hulihin para gawing pagkain. Sa Indonesia at Malaysia, bayawak din ang tawag nila dito. Ito ang pinakamalaking monitor lizard sa buong mundo, sunod lang sa Komodo dragon. Kaya nilang humaba ng 4 feet at tumimbang ng 20 kilos. Hindi sila namimili ng pagkain, buhay man ito o patay. Bangon monitor lizard. Endemic at tanging sa Mindoro lang makikita ang species na ito. Bagong discover lang ang species na ito. Na-discover ito noong 2010. Dahil dyan, kaunti pa lang ang alam sa kanila. Hindi pa tiyak kung ilan na lamang ang natitirang bangon monitor. Pero pinangangambahan na hindi lalagpas ng 400 ang populasyon nito sa Mindoro. Common sun skink. Makikita ito sa Luzon, Negros, Panay at Palawan. Karaniwan silang nakatago sa mga batuhan at masukal na damuhan. Nagagawa ng mga sun skink ang caudal autotomy. Ito yung kakayahang palitan o i-regenerate ang anumang parte ng kanilang katawan na naputol. Halimbawa na lang nito ay ang kanilang buntot o ang kanilang binti. Oh, wow! Grace monitor. Kakaiba ito sa mga ibang bayawak dahil sila ay arboreal o nakatira at magaling umakyat ng puno.
Endemic ito sa Pilipinas at tanging sa Luzon lang makikita. Isa pa sa unique nilang katangian ay ang pagkahilig nila sa mga prutas gaya na lang ng langka at pandanus. Gayunpaman, kumakain pa rin naman sila ng alimango, suso at ibon. Gecko. Lahat ng Pilipino ay nakakita na ng gecko o butiki at halos lahat ng bahay ay meron ito. Mayroong 49 species ng gecko sa Pilipinas at 40 rito ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Konting trivia lang ha, baka ang putiki na nasa kisame nyo ay maaaring kasintanda mo dahil ang lifespan nila ay umaabot ng 27 years. Ang galing, di ba? Maned Forest Lizard. Mas malaki at mas mahaba sila kumpara sa mga green-crested. Ang buntot nila ay 4 beses na haba ng kanilang katawan. Ang kanilang mata ay malaki at flexible. Kagaya ng mga green-crested, kaya nilang palitan ang kulay ng kanilang balat. Paborito nilang pagkain ang mga paru-paro, langaw at anumang insekto na lumilipad. Negros Forest Dragon. Endemic o sa Pilipinas lang sila makikita. Mas malaki at mas agresibo ang mga ito kumpara sa mga Maned Forest Lizard. Sila ay insectivorous o tanging insekto lang ang kinakain nila. Sa tuwing nahaharap sa mas malaking predator, pinapatuyo nila ang kanilang mga frills at tinik sa likod para magmukha silang malaki at mapanganib. Palawan Water Monitor. Sila ay endemic sa Pilipinas. Meron silang mahabang buntot na ginagamit nila bilang self-defense sa mga predator. Sila ay mga semi-aquatic at komportable tumira sa lugar na palaging basa gaya ng estero at kanal. Karaniwan silang pinapatay ng mga residente dahil peste ang tingin sa kanila ng mga chicken farmer. Sailfin Lizard, kilala sa tawag na ibid. Ito ay makikita sa Pilipinas lamang. Sila ay karaniwang binabansagan Jesus Christ Lizard dahil sa kakayahan nitong tumakbo sa surface ng tubig. Sila ay nanganganib ng maubos dahil sa popularidad nito bilang exotic pet. Sikat itong exotic pet sa Amerika at kayang umabot ng 30,000 pesos bawat isa. Summer Water Monitor. Agresibo ang species ng bayawak na ito. If ever na makagat ka ng bayawak, dapat kang magpakonsulta sa doktor dahil kilala silang carrier ng rabies. Kaya tama lang na pag may nag-alok sa'yo ng adobong bayawak, tumanggi ka rito at tandaan na hindi ligtas ang pagkonsumo ng kanilang karne. Sierra Madre Forest Monitor Lizard. Kilala sa tawag na bitatawa, ito ay endemic sa Pilipinas. Ang species na ito ay frugivorous at tanging prutas lang ang kanilang kinakain. Karaniwan silang makikita sa taas ng mga puno at napakabihira lang sila mapadpad sa lupa. Kaya nilang humaba ng 7 feet at tumimbang ng 10 kilo. Mabuya. Ito ay widespread sa buong Asia at Pilipinas. Mahirap pag-aralan ang mga lizard na ito dahil karaniwan silang nakatago sa mga patay na dahon at kahoy. Maikli lang ang mga mabuya at kaya lang nilang humaba ng 5 pulgada. Sikat ito sa mga mahilig mag-alaga ng exotic pets dahil hindi ito pihikan alagaan. Brachymelis. Mas kilala bilang short-legged skink. Kakaiba sila sa lahat ng mga lizards dahil sa sadyang napakaliit ng kanilang mga paa. Hindi nila masyadong ginagamit ang kanilang mga paa at masanay sila sa serpentine movement.
Mayroong 45 species ng Brachymeles at 35 dito ay endemic o sa Pilipinas lang makikita. Panay Monitor Lizard. Mayroong 80 species ng monitor lizard ang nagkalat sa buong mundo. Pero tanging ang Panay Monitor, Sierra Madre, at Grace Monitor Lizard lamang ang matatawag na frugivore o puro prutas ang kinakain. Ang tatlong ito ay endemic at sa Pilipinas lamang makikita. Isang patunay kung gaano kayaman at unique ang ating ecosystem. Philippine Flying Gecko. Kung kanina ay napag-usapan natin ang flying dragon o Draco lizard, siguro naman ay hindi ka na mabibigla kung malaman mong meron ding flying gecko. Meron silang extra skin membrane sa kanilang mga daliri at katawan na ginagamit nila pang maniobra ng hangin sa tuwing babagsak sila sa 200 feet pababa ng puno. Tokay Gecko. Dito sa Pilipinas, madalas silang makita sa kakahuyan at gumagawa ng ingay na parang ganito. Marami sa atin ang pamilyar na sa tuko at nakakita na nito. Pero kamakailan lang ay nag-viral ang mga videos kung saan may nahuli na naglalakihang mga tuko sa ilang parte ng Pilipinas at Indonesia. Ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang mga ito? Let me know in the comment section kung ano ang opinion ninyo. So ayan, natapos na natin ang listahan. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the subscribe button para updated ka sa mga videos na katulad nito na nilalabas ko every week. Salamat!